Ayun, hello. Magandang araw muli at naway na sa maayos kayong kalalagayan habang pinapanood nyo yung video ko. Nung nakaraan ay nagpalit ako ng keyboard para sa aking Asus laptop. So, ngayon naman ang gagawin natin ay i-upgrade ko yung HDD niya to SSD. At saka yung tatanggalin natin yung hard disk niya ay gagawin natin second hard disk using Kadi. So, panoorin nyo at nawain makapagbigay ako sa inyo ng information regarding sa pag-upgrade natin HDD to SSD o yung solid state drive para mas mabilis yung kanyang operating system. Okay, buksan natin ulit yung laptop nito. Okay, para sa ating upgrade sa Asus laptop HDD to SSD, so kailangan ulit natin buksan yung screws, tapos tatanggalin uli natin itong ilalim, itong pinakatakot na to. So para pala sa gagawin kong upgrade, ito yung binili ko na SSD o yung solid state drive. So 240 GB siya. So gagawin ko siyang pinaka operating system, sa operating system ko lang siya nalagay. Tapos yung hard disk na kabit sa laptop na ito ay gagawin natin second hard disk using Kadi. So ito namang Kadi, ipapalit natin ito dito sa pinaka ano niya. Ito yung sa player niya o yung DVD player niya. So ito na yung ilalagay natin. So using HDD SATA Kadi, mag-i-second HDD natin siya para sa laptop na ito. So, papakita ko sa inyo kung paano yung paglalagay nito. So, for the price ng SSD pala, in order ko siya sa Lazada, ang price nito ay nasa 1,900. So, itong 240 GB na ito is 1,900 for the upgrade. So, ito namang Kadi, mura lang to. Nasa 180 lang siya plus shipping fee. So makakabili kayo nito. Pero be sure na dapat parehas ito doon sa nakalagay na DVD player nyo. Ibig sabihin yung kapal dito, yung haba nito, tsaka yung lapad. So tingnan nyo na lang yung nakalagay doon sa inyong laptop. So okay, buksan na natin uli yung ating laptop. Parehas lang naman siya, so nabuksan ko na yung mga tornilyo niya at gagamit ulit tayo ng credit card na luma para pang tanggal sa ating cover. Okay, ngayon dahil natanggal ko na yung battery, tanggalin din natin itong hard disk drive niya tsaka ito pinaka DVD player niya. Base sa claim ng SanDisk pala yung pangalan nitong nabili ko. So, they claim na ito ay 530 Mbps ang kanyang transfer. So, medyo mabilis siya, no?
Okay, tapos ang gagawin natin dito sa pinaka SSD na to, kinopya ko na yung kanyang image, yung image file niya, yung buong OS niya, lahat ng programs ko. Kinopya ko na galing dito. Tapos, sasalpa ko na lang yung program dito, yung OS niya, gagamit ako ng image file. Pero ito, ilalagay na natin to dito sa pinaka-copy niya. Okay, so ito yung DVD room niya. Papalitan natin ng CADI. Ito. So, dito natin siya ilalagay. So, bali, ganyan ang nangyayari. Yun. Tapos, ito ngayon yung isasalpak natin dito. Bali, siya na yung magiging secondary hard disk. So, makawalan ako ng CD-ROM pero i-external ko na lang to. Lalagyan ko siya ng cable para sa labas ko na lang siya gagamitin. Ngayon, gagamitin ko itong ano, itong pinaka-lalagyan niya, yung tornilyo niya at makami natin. Siya yung ilalagay natin dito. Hindi ko alam kung nagkataon lang nasakto ito, pero brush it. So, swak na swak siya sa kadi. Yun, ikabit ko na yung pinaka-tornilyo niya. Tapos itong hard disk, meron siyang tornilyohan sa ilalim. So, apat na tornilyo yan. Provided din naman siya. Ito yung kasama niya, tornilyo, tsaka yung takip. Pero hindi ito gagamitin natin. Itong dating takip ng DVD room natin. Okay, para sa upgrade natin, lagyan natin ninyo ang dating hard disk niya. So, ito na ngayon yung nakalagay na SSD. Tapos tatakpan naman natin ang niche. Program dito sa SSD. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung operation niya. So bali na ikabit na natin yung ating upgrade na SSD from HDD. So tingnan natin yung kanyang performance sa opening ng Windows 10 laptop. So dati meron siyang delayed na pag-open. So bali ngayon, mas mabilis na yung kanyang operation. So dati sa part na yon, iikot pa siya. Tapos bago siya mag-open talaga ng tuluyan. So ngayon naka-open na siya, ilang seconds lang. And then pasok natin yung password. So ganyan siya kabilis ngayon. Tapos pagka may mga operations siya, mas mabilis siya mag-open.
So kagaya nung halimbawa pag browse ng mga files, let's say makikita nyo agad, so wala siyang delay. So ganyan siya kabilis kapag ka na palitan ng SSD o yung ating in-upgrade para sa aking laptop. Hindi ibig sabihin na nagpalit kayo ng SSD ay 100% na aasahan nyo na magiging super bilis yung inyong computer. So depende pa rin yan sa inyong computer. Kung ang computer nyo ay luma talaga, magkakaroon din ng significant changes sa operation, pero hindi siya mabilis na mabilis. Ngayon ang aking laptop, ang kanyang specification ay Core i7, tapos ang kanyang memory ay 12 GB, kaya mabilis na rin siya, pero dahil sa nag-edit ako ng video, so kailangan ko ng mas mabilis. Para pala sa update ng Kadi, yung ating dating HDD na ginawa nating secondary hard disk drive, so inilagay ko na rin siya. So makikita nyo ngayon dito, nagkaroon siya ng dalawang separated na folders na disk D at saka disk E. So bali itong dalawa na ito ay iisang hard disk to, yung hinati ko lang sa tigpa 500 GB. So yung upgrade natin para sa secondary hard disk drive ay ito na yon. So ito yung Seiko, ito yung operating system na SSD, tapos ito naman yung HDD natin. So bali effective siya, so ito na yung secondary. So kung makikita nyo, meron na siyang files na dalawang lalagyan na tiga 500 GB. So ito, pag tingnan nyo yung properties niya, so ito, so 500 GB din to, at saka itong isang folder. So bali dalawa kami gumagamit ng laptop, so hinati ko yung lagayan ng mga files. So yun lang, at maraming salamat. Okay, yun, maraming salamat sa pananood, sa pag-upgrade natin sa aking Asus laptop para maging SSD yung kanyang hard disk. So instead of HDD, so pinalitan ko siya ng SSD kasi mas mabilis siya sa HDD yung operation saka yung program. So yung second hard disk ko naman ay nilagay ko sa Kadi, sa pinanggalingan ng DVD drive. So maraming salamat sa inyong panonood, at subscribe and like my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe, at pagpalain kayo ng Panginoon. God bless.